Ito naman para sa ating Fit na Fit Friday. Ating matututunan ngayon kung ano ba ang mga dapat nating warm-up exercises for running. Kasama natin ngayon si Coach Justin Nandicho, isa recreational athlete, nutrition, dietitian, fitness coach. Welcome po to Rise and Shine Pilipinas. Ayan, na sige welcome. Coach, bakit po ba mahalaga ang warm-up exercises before running? Ayun, mahalaga na na dapat nag-warm up tayo before proceeding doon sa mismong exercise natin. Una, para ma-increase natin yung temperatura, body temperature. Mm-hmm. Tulad ng sa studio, no? Sobrang lamig. So kailangan talaga mag-warm up. Pangalawa, para ma-increase natin yung heart rate. Initially, ma-increase natin yung heart rate. At pangatlo, no, para mas ma-improve natin yung blood flow. Yes. Bukod pa doon, no, para ma-activate din natin yung ating mga muscles at ma-mobilize yung mga joints, no, para ma-ready natin yung katawan natin dun sa mismong kumbaga main event, yung pinaka-exercise mo. At lastly, para ma-assure natin, no, na yung gagawin natin ay gradually natin na ginagawa, no, from yung low impact exercise to yung mismong gagawin mo na exercise. Yeah. Ako kasi gabang exercise ko, kapag may mga magnanakaw, mag-warm up muna ako sa bahay. Maglalakad ako, tapos syempre yung magnanakaw biglang hawis. Oops, wait, bumimok. Usually, gumaganyan-ganyan pa yan. Syempre, kailangan maging ready. Coach, kung si PP nag-warm up sa mga kawatan, ako naman, recreational jogging. Yeah. Pero, Coach, ano ba yung mga problema o yung mga pwedeng mangyari kapag hindi tayo nakakapag-warm up ng maayos? Yun, ang pinaka, no, na usually na experience ko na din, no, yung pinaka magiging epekto nito yung mabibigla, no, yung katawan mo. Usually pag nabigla yan, biglang magkakaroon ng sudden pain, no, parang may madadama kang damage dun sa muscles. After noon, parang makakadama ka ng pagod, no, pag medyo pagod ka na, then eventually, no, magsa-stop ka, then hindi magiging efficient yung exercise kasi magsa-stop ka na eh. Hindi mo na mako-consume or magagawa yung buong exercise. So, pag hindi ka nag-warm up ng maayos, magiging inefficient or ineffective din. Okay, one time hinabol ako ng kawatan. Sabi ko, mag-exercise ka kasi para mahabol mo ako. tama. O sige, ito, bigyan nyo na kami ng mga exercise na pwede natin gawin before running. Pero ha, mga minamahal namin ka-RSP, kung kayo pa yung nasa inyong mga tahanan, sabay po kayo sa amin. Okay, sige. Let's go, Coach. So, yung una natin, no, so simulan natin sa hammer scoops, no, standing hammer scoops. So, gagawin ko muna siya. Ay, taray, parang very interpretative dance pala ito. 3 and 4. Oh. So, make sure straight muna yung first leg, yung unang leg, tapos yung isa nakabend, while trying to scoop, no, para tayo nagsuscoop, no, sa river or sa kung ano mang iniscoop natin. Just make sure we feel the stretch. So, mag 4 repetitions muna tayo per para side. Parang kaya nagdodo ko ng ice cream sa ginagawa mo. Di ba pwede rin ice cream? Okay, 1. Pero nafe-feel mo? Nafe-feel nyo ba yung stretch? Pagka una. Okay. 4, last, and 5. Pili ko talaga ang interpretative dance talaga ako. Okay, so that's the first one. Yung next natin, reverse lunge with knee drive. Okay. No, so paano ito? Reverse lunge. Mag-form tayo ng 90 degrees. And then, up. Uy. Knee up. Okay, so una. And then, knee up. Okay, then kabilang side tayo. Then up. Sobrang, okay. Ang dalitin other ng kay-coach eh, no? Oo, pero ano siya? Up. Okay, so mag-4 reps tayo. Each side. Okay, 1, 2, 3, and 90 degrees, knees up, 2, 3, no, while swinging na din yung arms. In fairness, no, 4, meron kang ano, may snapping. So medyo lumuluwag, eh, no? Okay. Yeah, yeah. Tama. And then yung next, medyo mag, po-proceed na tayo dun sa medyo running na form. Okay. Yung ankle hops, no? So medyo magaganyan lang tayo. Itatry natin immobilize yung ankle natin. Okay, 16 counts. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Diba madali lang? Yeah. And then lastly, yung last natin ay yung, ano ba yung last? Ankle hops. Ankle hops, no? Yeah. Ankle hops yun. And then yung last natin, pwede tayong mag-butt kicks, no? So ito, medyo minimimic na natin yung running natin. Okay. Right. So ito ay ganito lang. Ah.
Na-feel niyo na? Applicable ba to, coach, sa ibang mga cardio exercises like biking? Yeah. Pwede rin? Oo, applicable ito. So, hindi lang ito limited dun sa jogging or sa running. Okay. No, applicable din ito sa lahat, actually, ng mga exercises na pwede natin gawin. Hindi ako. Okay. Ako din, actually. Tsaka, next yung nagsasalita. Nag-iinit ka talaga, no? Tama, na-feel niyo init. No? Parang hindi ko na nga nadama yung aircon. Kanina, damang hot ng coach. Ang hot ng paano, pasando mo. Tinanggal ko talaga para sa okasyon na to. Okay. Okasyon talaga. Coach Justine, maraming salamat po sa pagsama at pakikipag-exercise with us. Again, that's Coach Justine Ladicho. Coach, saan ka ba pwede nga makontak ng ating mga RSP? Pwede pa din nyo kong kontakin sa Facebook na lang if you want to consult no regarding nutrition or regarding exercises. No, usually Facebook talaga. Okay. Thank you so much, coach.